Ayan. Ayan. So, again, welcome po sa ano sa lahat. Mag-screen share na po ako para makapag-start na po tayo. Ayan, nakikita niyo po ba yung screen ko? Nakikita niyo po yung screen ko? Yes po, yes po. So, kita naman po yung screen, no? Okay po, sige. Ayan. So, again po, no, ang pag-uusapan po natin for tonight, and I think na nabasa naman po ng lahat yung ating poster for tonight, yung ating invitation for tonight. So, we will talk about dun sa how to multiply your income while doing the things you love. So, sino po dito sa mga pumasok sa Zoom natin? Sige nga, pa-type me nga kung nandito ka dahil naghahanap ka or gusto mo na magkaroon ka ng multiple source of income or gusto mong madagdagan, magkaroon ka ng multiply, ma-multiply mo, ma-multiple mo yung income mo. Pa-type me nga po. So, pare-pareho ba tayo? Me. Ayan. So, me, sabi ni JD, ni Bunch, ni Annalie, ni Hazel. Ayan. So, halos lahat po tayo, no? So, I'm glad na nasa tamang Zoom meeting po tayo na wala pong naligaw dahil lahat po tayo ay informed na ang pag-uusapan natin ay income multiplier. Ayan. So, I am Rama Limpo, no? I will be your presenter for tonight. And I'm also a part of Million Builder. Kaya I'm one of the builder of hope and isa po sa mga mastermind leaders ng Million Builder Empire. So, para kanino ba itong ating webinar na to? Para kanino ba itong training na to? So, ang training na ito ay para, para sa mga tao na pagod lang, mapagod, mapuyat, pero kinakapos pa din. Para sa mga taong gusto ng pagbabago para sa kanilang kinabukasan at para sa kinabukasan ng pamilya nila. At para sa mga taong handang may baguhing bago or handang may gawing bago para sa kanilang ikauunlad or para sa magiging pag-unlad nila. So kung isa ka sa mga taong mga binanggit ko dito, well, congrats po dahil para sa iyo ang webinar na ito. Ngayon, ano ba yung madidiscover mo? Isishare ko sa iyo yung paraan kung paano ka magkakaroon ng additional income habang ginagawa mo ang mga bagay na gusto mo or habang may trabaho ka or kahit busy ka pa. Diba, sino ba sa atin dito yung gusto mo na magkaroon ng additional source of income kaya lang hindi ka pa makabitaw dun sa trabaho mo ngayon? It's pwedeng nag-e-enjoy ka pa kasi or pwedeng kasi kailangan mo yung security ng monthly salary mo. Pa-type nga po dyan ng me. Sige nga, meron ba dito na gusto mo yung additional income pero nag-e-enjoy ka sa trabaho mo, nag-e-enjoy ka pa dun sa salary mo? Ayan, sabi ni Jeremy, me. Si Norsan, me. Si Hazel's, me. Ayan, sino pa po? Me, ayan. So madami, no? Madami sa atin dito na gusto natin ng additional income habang ine-enjoy natin yung ginagawa natin ngayon, yung trabaho natin ngayon. And number two, ipapakita ko din sa'yo, ano yung paraan kung paano ka magkakaroon ng madami at malaking income. So hindi lang siya basta additional income. Hindi lang to yung barya-baryang additional or extra income. Diba? Ang pag-uusapan natin dito is paano ka magkakaroon ng malaking income. So gusto nyo ba yon? Yes, yes, diba? Gusto natin yon. Ako gusto ko din yon. Ayan. So ngayon, meron lang akong gustong malaman. Kasi diba, sabi nyo kanina, kaya kayo nandito kasi gusto nyo malaman paraan kung paano kayo magkakaroon ng multiple income. My question is, bakit gusto mo ng extra income? Bakit ka nandito? Bakit umattend ka ng Zoom na to?
bakit umattend ka ng webinar na to? Ano yung reason bakit kailangan mo ng extra income? Sige nga, pa-share nga po sa ating, kung okay lang po ha, kung open kayo to share, ano yung struggle nyo ngayon? Ano yung reason? Bakit ka nandito ngayon sa Zoom? At bakit ka interesadong malaman kung paano ka magkakaroon ng multiple source of income? Or paano mo mapapalaki pa, mapapalago pa yung income mo ngayon? Sige nga. Pa-type nga po dyan, bakit ka nandito ngayon? Mahal na ang dolyar at bilihin, unlike dati. Tama, diba? Mahal na ng bilihin ngayon, ang mahal ng gas, taas baba, diba? Paano ba, ma'am? Mag-stay ka mamaya hanggang mamaya, Sir Michael, and i-share ko sa'yo kung paano. Gusto ko mag-for good sa Pilipinas. Ayan, so maganda po to, no? Maganda yung kanyang purpose kasi gusto niya nang umuwi ng Pinas at mag-stay na dito. To support my family, hirap tumaas ang sahod. Ayan, so ito yung isa sa mga nagiging struggle natin, nagiging problema natin. Meron pa ba? Gusto, meron din sa atin gustong mag-retire ng maaga. Wow! Ayan. So, feel ko po kayo, napifeel ko po yung mga yan. And thank you for sharing po, no, yung mga reasons kung bakit po kayo nandito ngayon sa Zoom. So, ngayon, ano ba yung mga karamihang nagiging struggle, no, general na nagiging struggle ng karamihan ngayon na nasa employment or mga self-employed? Ngayon, anong unang nagiging problema natin? Kinakapos yung sahod natin, 'di ba? Sabi niyo kanina, ang taas na nung bilihin. Bakit napifeel mo na mataas na yung bilihin? Kasi kulang yung budget mo. Kasi kulang yung sinasahod mo. 'Di ba? O bakit kailangan mong magpunta sa ibang bansa? Merong nagsabi kanina, gusto ko na pong mag-for good sa Pilipinas. Bakit ka na sa ibang bansa? Because yung salary mo dito sa Pilipinas ay hindi sapat para sa lahat ng pangangailangan mo at ng pamilya mo. Kaya kailangan mo umalis. Diba? Kanina sabi niya, gusto kong mag-retire ng maaga. Kasi siguro gusto niyang ma-enjoy yung kanyang kabataan, gusto niyang ma-enjoy yung time niya habang bata pa siya. Diba? Pero hindi niya magawa. Bakit? Kasi nga, kailangan niya yung kanyang income. So karamihan sa atin, ganun yung reason. Bakit na tayo naghahanap ng source of income? Bakit tayo naghahanap ng extra source of income? Kasi nga, yung sinasahod natin sa regular job natin or yung kinikita natin sa sarili nating maliit na negosyo, eh hindi naman sapat para sa mga pangangailangan natin. So dahil hindi sapat, dahil kulang, ang tendency or ang resulta, wala tayong nagiging ipon. Wala tayong nagiging savings. Kaya pagka dumating ang emergency, saan tayo tumatakbo? Tumatakbo tayo sa loan. Tumatakbo tayo sa kung kani-kanino, nakikiusap tayo para tayo ay pautangin. Diba? Bakit? Kasi wala tayong madukot na sarili nating ipon. Wala tayong madukot na sarili nating savings. Kaya kung kailan emergency, saka tayo nagkukumahog. Saka tayo nagpapanik. Diba? E paano kung wala ding makapagpahiram sa atin? Kasi nga, iba na yung panahon ngayon. Diba? Hindi na ganun kadaling magkaroon ng malaking savings or magkaroon ng emergency fund. And ito din, diba? Yung kanina sabi niya, gusto kong mag-retire ng maaga. Bakit? Baka naman kasi, diba, hindi na siya natutulog. Baka buong araw na lang na nagtatrabaho siya. Buong araw na lang na nasa opisina siya, nagtatrabaho siya ng 8 hours a day, tapos may sideline pa siya. Diba? Meron pa siyang side hustle. After ng work niya, didiskarte pa siya kung paano siya magkakaroon ng additional income. Diba? So para magkaroon tayo ng additional income, para madagdagan yung 8 hours salary natin, anong ginagawa natin? Nag-o-overtime tayo sa work. Nag-i-stay tayo hanggang gabi. Minsan pumapasok tayo kahit holiday para lang sa double pay, 'di ba? Pinagpapalit natin yung tulog, yung pahinga natin at yung family time natin. Ngayon, ano pa? Baka kaya gusto niyang mag-retire ng maaga or baka kaya gusto niya nang mag-for good sa Pilipinas kasi gusto niya naman na maging present dun sa mga anak niya habang lumalaki sila. Baka gusto niya naman na mag-spend ng time with them. 'Di ba? Gusto niya, kasi alam niyo nung
nung nag-aaral pa ako nung college ako, meron akong hindi makalimutang kwento nung isang teacher ko, no, yung professor ko siya. Sabi niya sa amin, kapag daw, nung siya daw, nagkaroon din ng anak, nag-resign din siya, nag-retire siya. No? Ay, hindi siya nag-retire. I mean, nag-resign siya. Kasi alam naman niya makakabalik pa siya sa work. Bakit? Kasi sabi niya, yung time na newborn yung bata, hanggang mag-toddler yan, mag-preschool yan, ikaw lang ang mundo niya. Sa'yo lang siya nakadepende. So, yung bata, kailangan ka niya by that time. And yun yung moment na nabibuild yung bonding nyo sa isa't isa. Nabibuild yung trust and yung relationship nyo sa isa't isa. And madidevelop din doon yung confidence ng bata paglaki niya. Kasi magandang foundation yon. Yung mula nung newborn siya hanggang preschool siya, nandun yung parents niya para gabayan siya. Ngayon, pagdating daw nung bata na natuto na yan, pumasok na yan sa school, natuto na yan na maglakad, natuto na yan na makipagkaibigan, that's the moment na marirealize mo, ang dami mong na-miss. Kasi hindi na ikaw yung gusto niya laging kasama. Pipiliin niya na yung kanyang mga kaibigan. So, yun yung isa sa talagang tumatak sa akin noon. Sabi ko, gusto ko din na ma-enjoy yung moment na yun, yung moment ng motherhood na yun. And I know, marami din sa atin dito, na yun din yung desire, yun din yung dream. Ngayon, pa-type me kung relate ba kayo dito, pa-type me nga kung relate kayo sa mga binanggit ko dito. Sino-sino ba yung mga naka-relate dito? O, okay naman kayo. Yayamanin naman kayo. Ayan, sabi ni... Ayan, me, relate, me. Ang dami, no? Dami sa atin, ganito talaga yung na-experience. Ganito yung nararanasan. Ang tanong ko, let's say, kumikita ka na. Let's say, nagkaroon ka ng extra income. Ano naman yung maitutulong nito sa'yo? Ano yung magagawa nito sa'yo pag nagkaroon ka na ng extra income? Sige nga, pa-share nga sa chat. Sipin mo, may extra income ka na. Ano yung maitutulong nito sa'yo? Meron ba? Ang hirap mag-isip. Ayan, magkakaroon daw siya ng peace of mind. Diba? Hindi ka nakakaba-kaba. Diba? Na pag mayroong emergency, may mahuhugot kaya ako. Pag may nagkasakit, may mahuhugot kaya ako. Nawawala ang stress, ang anxiety. Diba? Ano pa? Kung may extra income ka na, ano ang maitutulong nito sa'yo? Peace of mind din? Ano pa? Imagine yourself na may extra source of income ka na. Ano kaya yung mararating mo? Ano kaya yung maabot mo? Ano yung mangyayari sa'yo? Makakatulong ka na sa family mo, hindi ka na mangungutang. Tama, di ba? Hindi mo na kailangan ang utang, hindi mo na kailangan si credit card. More time na sa family. Kasi hindi mo na kailangan mag-overtime, di ba? Meron ka nang mapagkukunan anytime, makakapag-travel ka na, wala ka ng utang. And eto, maganda tong sinabi ni Sir Van, no? Makakatulong na rin siya sa ibang tao. Yung blessings na nare-receive niya, hindi na lang hanggang kanya. It will overflow, di ba? At makakarating yan sa maraming tao. Now, lahat tayo, di ba? Ito naman yung mga pinapangarap natin kung wala pa tayo sa ngayon, di ba? Gusto natin na magkaroon tayo ng sarili nating bahay, sarili nating sasakyan. Diba? Lahat tayo, ayaw naman natin na mangupahan tayo habang buhay. Gusto natin na magkaroon tayo ng sarili nating bahay. At gusto din natin na yung mga parents natin, pagtanda nila, meron silang sarili nilang bahay. Diba? Kasi iba yung attachment ng mga matatanda dun sa, ano eh, sa sarili nilang bahay, sa sarili nilang property. And gusto natin, meron tayong fund para sa ating health, para sa ating travel, para sa ating retirement, para sa education and savings. Gusto natin lahat ng to, eh, naplano na natin, lahat ng to, napaglaanan na natin ng income, paglaanan natin ng savings. And syempre, gusto natin to spend more time with
our family. Kasi 'di ba, wala namang mas makakatumbas pa dito kundi yung saya, yung bonding, yung relationship na meron ka sa family mo. Wala namang talagang makakapalit at wala yung katumbas, 'di ba? Hindi toys or hindi kung ano-ano pa man mga gadgets yung pwedeng pumalit dun sa bonding moment na meron kayo, 'di ba, ng family. And eto, syempre gusto mong magkaroon ka ng financial security. Gusto mo na pagtanda mo, stable ka, 'di ba? Meron kang naipon para ma-enjoy mo yung pagtanda mo, 'di ba? At hindi ka magiging pabigat or hindi ka magiging problema ng mga iniwan mo or mga iiwanan mo, 'di ba? Or hindi ka magiging pabigat sa mga anak mo, 'di ba? Because you have the financial security pagtanda mo, pag-retire. Ngayon, lahat ng to, yung struggle natin, lahat ng to, ito yung mga pinapangarap natin. Ang tanong ngayon, paano, 'di ba? Paano ko yan maaabot? Paano ko kaya at kailan ko kaya mararating yung gusto kong mag-for good sa Pilipinas? Kailan ko kaya mararating yung gusto kong early retirement? Kailan ko kaya ma-achieve or maaabot yung gusto ko na makatulong naman ako, makapag-share naman ako sa family ko, makatulong naman ako sa iba? Kailan kaya? Diba? The question is, yung bang ginagawa mo ngayon sa tingin mo after 5 years, makakapag-ipon ka kaya para dun sa early retirement mo? After 5 years, meron ka kayang mabibiling sarili mong property? Diba? Or tatanda ka na lang, aabutin mo na lang yung senior years mo na nagtatrabaho ka pa rin. Kasi kinukulang ka pa rin. Diba? So, ngayon, yan yung mga i-share namin sa'yo, no? Na hopefully makatulong. If you stay hanggang sa huli, ipapakita namin sa'yo ano yung possible na maging solution dun sa problema mo. Ipapakita namin sa'yo ano yung sistema na pwede mong gawin para kahit na busy ka pa ngayon sa trabaho mo or busy ka ngayon sa sarili mo, kunyari, meron kang grocery, meron kang sarili mong karinderya, yung mga yan, kahit busy ka pa dyan, meron parang paraan kung paano kang magkakaroon ng malaking extra income while doing the things that you are doing right now. If you will stay, papakita namin sa'yo kung paano namin yun nagagawa. Yan. Ngayon, meron muna akong ikikwento sa inyo. Merong dalawang magkaibigan na nagkaroon ng dalawang offer. Pareho silang merong 30 months contract. Si Company A, ang offer niya, 30,000 per month fixed salary. Masasahuran ka niya ng 30,000 per month. Si Company B naman, ang unang offer niya, bibigyan ka muna niya sa mga unang buwan mo, sa simula mo, bibigyan ka muna niya ng 0.01 centavos, pero, mag-multiply yun, madudoble yun kada buwan. Ngayon, yung dalawang magkaibigan, sabihin na lang natin na si Pedro at saka si Juan. Si Juan, ang pinili niya yung Company A, yung merong 30,000 per month. Si Pedro, ang pinili niya si Company B, yung nagmumultiply ang income kada buwan. Ngayon, so pareho silang nag-start sa trabaho, pareho naman silang pumasok, di ba, inumpisahan nila. After 10 months, nagkita sila ngayon, nagkumustahan sila. Sabi ngayon ni Juan, si Juan yung nasa Company A, sabi niya, Pedro, sabi niya, masayang-masaya ako dun sa napasukan kong trabaho. Imagine mo, 10 months pa lang ako, pero kumita na ako ng 300,000. Ikaw ba, kumusta ka? Sabi naman ni Pedro, naku, sabi niya, baka pagtawanan mo ko, maliit pa eh. Ano, kumita pa lang ako ng 10 pesos. Sabi naman ni Juan, ano? 10 months? 10 pesos pa lang ang kinita mo? Sabi niya ganun. Pag-isipan mo kung itutuloy mo pa yan, sabi niya ganun. Sabi ni Pedro, oo naman, tutuloy ko to kasi nadudubli naman kada buwan yung kinikita ko dito. Sabi niya ganun. So, balik ulit sila sa trabaho nila, ganun ulit, di ba? Racket ulit, habit ulit, daily grind, yung mga ganyan. Tapos, after another 10 months, no, dun sa ika-28 months nila dun sa trabaho, nag-meet ulit sila. Ngayon, si Juan, tuwan-tuwa na naman, sabi niya, Pedro, sabi niya, tama talaga yung napasukan ko. Imaginin mo, 600,000 na yung kinita ko.
20 months pa lang ako. Ikaw, kumusta ka? Sabi na naman ni Pedro. Eto, sabi niya, kumita na ako ng 10,475. Sabi niya, nadoble na nung nakaraang kita natin, di ba? 10 pesos lang, sabi niya. So, masaya din siya kasi, di ba, nadoble naman na yung kita niya. Pero para kay Juan, maliit yun. Sabi niya, baka hindi ka, ano, makamaling kumpanya yung napasukan mo, sabi niya. Paano ka naman aasenso dyan? Gusto mo lumipat ka na lang sa akin, sabi niya. I-refer kita. Tigilan mo na yan, i-refer kita. Sabi ni Pedro, no, hindi, okay lang ako dito, sabi niya. Kasi madudoble naman to, lalaki din to, lalaki lang to ng lalaki. Tuloy ko lang to hanggang lumaki, sabi niya. So sabi ni Juan, sige, bahala ka. So ano na ulit sila? Nag-iwalay na ulit sila, bumalik na ulit sila sa kanilang kanya-kanyang trabaho. Bigla, ay lumipat ang slides. Ayan. So bumalik na ulit sila sa kanya-kanyang trabaho, ganyan. So nung ika-30th month nila, syempre magkikita ulit sila, di ba? Close friends kasi sila eh. So regular nakikita sila. This time, si Pedro ang sobrang excited. Sa sobrang excitement niya, bumili siya ng maraming sports car. Sa sobrang excitement niya, bumili siya ng mga branded na damit. Bakit? Kasi proud na proud siya at gusto niyang ipakita kay Juan na ito na yung kinita niya after 30 months dun sa kanyang trabaho. So ngayon, magkikita na sila papalapit sa Juan. Sabi ni Juan, teka, sabi niya, si Pedro ba yun? Sabi niya, parang ano ha, umasenso, parang gumanda yung buhay, sabi niya. Siguro, nakaano na to, lumipat na to ng kumpanya, kaya nakabili na ng mga ganito. So yan, naglumapit sila, nag-usap sila. Sabi ni Juan, pre, mukhang asensadong-asensado ka na. May sports car ka na. Branded pa yung mga damit mo. Ang gaganda. Yung relo mo, ang ganda. Saan ka na ba ngayon? Sabi niya. Sabi ni Pedro, dun pa din. Sabi niya, dun pa din ako. Pero this time, sa ika-30th month ko, kumita na ako ng 10 million. Sabi niya. Tapos sabi ni Juan, paano nangyari yun? Sabi niya, eh di ba, magkano lang naman yung kinikita mo noon? Sabi ni Pedro, kasi nga, di ba, nadudoble kada buwan yung kinikita ko. Nadudoble yun. Nadudoble nang nadudoble, kaya lumalaki nang lumalaki. So ngayon, sabi ni Juan, ay, ang ganda pala niyan, sabi niya. Kasi si Juan, di ba, sa 30th month niya, 900,000 lang ang kinita niya. Hindi na doble, hindi na dagdagan. Na-fix at napako siya sa 30,000 per month. Kaya 900,000 lang ang kinita niya sa loob ng 30th month. Ngayon, dito sa dalawang magkaibigan na to, sila yung example ng dalawang klase ng source of income. So ikaw, tanongin mo yung sarili mo, asan ka ngayon? Doon sa ginagawa mo ngayon at sa pinagkakaabalahan mo ngayon, nasaan ka at anong kind of income ang meron ka? Kasi merong two types of income. So yung una, yun yung tinatawag natin na active income. So paano po itong active income? Ang formula nito, para kumita ka, yung rate mo, imumultiply by your time. So para kumita ka dito, yung rate mo, kung magkano ang bayad sa iyo ng company, imumultiply by your time. So let's say 8 hours 'yon. So kung per hour ang rate mo ay 162.50 pesos times 8 hours, sumasahod ka per day ng 1,300 pesos. Daily 'yon, fixed 'yon, 'di ba? Ngayon, yung 1,300 sa panahon natin ngayon, alam nating lahat kulang 'yan. 'Di ba? Kasi nga sabi niyo kanina, 'di ba, ang mahal na ng bilihin, 'di ba? Para makabili ka ngayon ng sasakyan, ang mahal na. Para makabili ka ngayon ng bahay, ng property, ang mahal na, 'di ba? Yung pagkain mo nga ngayon, 'di ba, wala kang makakain sa 100 pesos, 'di ba? Magkano na 'yon, 'di ba? Itlog nga ngayon, magkano na, 'di ba? Magkano na yung itlog ngayon? So kulang yung 1,300 pang-tuition, pang-bayad ng bills, ng kuryente, ng tubig, ng lahat ng 'yan. So ngayon ang gagawin mo, para madagdagan yung 1,300 mo, dadagdagan mo yung time mo. It's either magtatrabaho ka ng more than 8 hours, mag-overtime ka ngayon para madagdagan yung salary mo, madagdagan yung kita mo, or mag-aaral ka ulit, diba?
a-attend ka ng mga webinar para magkaroon ka ng certification, para tumaas yung rate mo, para magkaroon, ma-promote ka, or para tumaas yung sahod mo. Diba? So yun yung formula para kumita ka kapag nasa active income ka. The problem here is ikaw lang yun. Diba? Ikaw lang yun. How will you multiply your income kung ikaw lang yun? Kasi oras mo lang yun. Diba? Oras mo lang yung ginagamit mo na para makapag-generate ka ng income. Diba? Yun yung leverage mo, your own time para and your own effort para kumita ka. So, sino yung mga example nito ng mga nasa active income? Sila yung mga employed. Diba? Yung, wala namang masama sa pagiging empleyado. Okay lang naman yan. Kasi ang maganda dyan, may security tayo sa trabaho natin. Kaya lang nga, kung kinakapos na tayo at kinukulang na tayo, kailangan natin gawa ng paraan. Diba? So, sino pa? Yung mga self-employed. Diba? Sila yung mga meron sarili nilang grocery, meron silang sarili nilang karinderya, meron silang sarili nilang sari-sari store. They are self-employed. Meron silang sarili nilang business. Pero sila din yung empleyado. Kasi sila din yung gumagawa. So still, effort at oras pa rin nila yung ginagamit nila to para magkaroon sila ng income. Diba? Hindi nila namumultiply yung kanilang income. Kasi sila lang yun. Limited yung time nila. Ngayon, kahit gusto nila na magkaroon ng additional income, ang problema nila, minsan limited yung pondo nila at minsan limited na yung oras nila. Wala na silang kaya pang ibigay. Paano yun? Paano pag ganun, men's drama? Paano yun? Wala naman akong pangkugunan. Paano yun? Wala naman akong mailalabas na pondo tsaka wala naman akong idadagdag pa na oras ko kasi halos 2 oras na nga lang ako natutulog. Good news ko sa'yo, papakita ko sa'yo mamaya kung paano. If you will stay hanggang sa huli. Now, meron pang pangalawang way of income, no? Yun ay yung leverage income. Paano naman yung leverage income? Ito, ang formula nito is your rate times your time times the leverage. Okay? Paano, sa madaling salita, pag sinabi natin itong leverage, ang ibig sabihin lang nito, no work with pay. Ang active income kasi, with work, with pay. No work, no pay. So, paano pag nagkasakit ka? Paano kapag nagbakasyon ka? So, the moment you stop working, mapuputol din yung source of income mo. The moment you stop working, titigil din yung income mo. Dito sa leverage income, ito, kahit tumigil ka sa pagtatrabaho, tuloy-tuloy na pumapasok ang income mo. So, sa madaling salita, wag na nating pahirapan, leverage income is no work with pay. No work with pay. Patype nga dyan kung gusto mo yan. Type mo nga, me. Sige nga, patingin kung gusto niya yung leverage income na yan. Kasi kung hindi, tigilan natin to. Joke lang. Sige. Me, sabi ni Jennifer, ni Norsa, ni Joe, me. Ang haba nung me niya, no? Gusto niya talaga. Si Punch, me. Ayan, me. So, madami. O, sige, tuloy natin. Gusto niyo, eh. Ayan. So, sino yung mga example na mga may leverage income? Ang example nito, yung mga entrepreneurs. Diba? Yung mga entrepreneurs, they leverage their income through their employees. For example nito, 'di ba si Lucio Tan. Ang dami-dami niyang negosyo. Ang dami-dami niyang pinagkakakitaan. So asan yung leverage na doon? Leverage na doon yung kanyang mga empleyado. Bakit? Kasi yung kanyang money-making system or yung kanyang money-generating system, 'di ba? Madami. 'Di ba? Madami yung pumikilos, gumagalaw sa kanya ng sabay-sabay at nagpapasok ng income sa kanya ng sabay-sabay. So sabihin mo na lang na ikaw 1,300 ang kinikita mo daily. So 1,300 i-multiply mo ng sabihin mo na na 5 years, sabihin mo na ganun. Magkano kaya ang masisave mo from your income
after 5 years. Ngayon, sabihin mo na na 10% lang nung 1,300 ang kinikita ni Lucio Tan mula dun sa kanya. Kasi dami niyang empleyado, di ba? So, syempre, yung mga empleyado niya ngayon ang kumikita ng 1,300. Pero may percentage na kinikita doon si Lucio Tan. So let's say sabihin mo 10 pesos lang o sabihin mo 13 pesos lang ang kinikita niya doon. Pero meron siyang 100 employees. So 13 pesos times 100 times 8 hours times 5 years. Magkano ang kinita ni Lucio Tan? Baka yung kinita mo or kikitain mo ng 5 years, eh, kayang kitain ni Lucio Tan in 1 year or in 2 years. Diba? Napabilis ngayon yung pag-asenso niya. Bakit? Kasi nga, nileverage niya yung kanyang mga empleyado. Nileverage niya yung time and yung skills ng kanyang mga empleyado para kahit hindi siya nagtatrabaho, may kumikilos para sa kanya at may nagpapasok ng income para sa kanya. Nagigets po ba? Diba? So, dito pumapasok yung no work pero with pay. Kasi meron siyang money generating system na leverage na yun. Ngayon, ang tanong, paano ka magiging isang Lucio Tan? Sa sitwasyon mo ngayon, let's say meron kang 200,000 pesos. Yung 200,000 pesos mo, ano ang pwede mong pag-investan para kumita ka para magkaroon ka ng leverage income? Sige nga, patight nga. Let's say may 200,000 ka. Anong negosyo ang pwede mong umpisahan sa 200,000? Diyan pa ba kayo? Sige nga. Sa 200,000, ano kaya ang pwede kong simulang negosyo? Sige, dun muna tayo. Ano yung pumapasok sa isip ninyo na may 200,000 ako ngayon? Saan ko to? Ayan, may mini grocery. Sabi ni Sir Van, online business, sabi ni Joe. So sige, ito magla-live selling siguro siya, di ba? O may nagsabi ng networking, may nagsabi ng sari-sari store. Ayan. So mayroon dito nagsabi, sari-sari stores, nagsabi ng mini grocery, may nagsabi din na networking. Tanong ko sa inyo, ang sari-sari stores ba, ang karinderya ba, ang mini grocery ba, may leverage income? Yes or no? May 200,000 ka, nagtayo ka ng karinderya, nagtayo ka ng grocery, may leverage income? No. Bakit? Eh, ikaw din naman magluluto dun eh. Ikaw din naman mamimili. No. Hindi tatakbo ang negosyo mo kapag ka nawala ka. Pwedeng may tao ka, di ba? Pero kailangan ka pa rin ng tao mo para mapatakbo yun, di ba? Di ba? Pwedeng ang tao mo taga-serve. Anong isa-serve niya kung hindi ka magluluto? Di ba? Anong isa-serve niya kung hindi ka naman mamamalengke? So, dun sa sinabi kaninang example, ano kaya dun ang may leverage income? Meron ba? Sari-sari store, groceries, networking, online business. Ano doon? Ah, yun. So sabi ni Norsan Networking, sabi ni Van MLM. So sa mga sinabing example kanina, kung may 200,000 ka, para magkaroon ka ng leverage income, mahihirapan ka kung ang itatayo mo lang, eh, kunyari, mga grocery store, yung mga ganun-ganun, diba? Yung mga maliliit pa. Kasi maliit lang naman yung kaya nating simulan doon. Diba? Unless mapapalaki yun. Na parang SM, diba? Parang Robinson. Diba? Pero, matagal pa yun. Ngayon, may need ka na. May pangangailangan ka na. Diba? Paano ka magkakaroon ng leverage income in 3 to 4 years? 3 to 4, 5 years, meron ka ng million. Meron ka ng malaking income. So, paano mo magagawa yun? Diba? Ngayon, paano?
Ayan. So, pwede mong gamitin yung power of leverage. Gusto kong, may 200,000 ako, gusto kong magkaroon ako ng leverage income. The problem is yung 200,000 mo, hindi pa yan enough para magkaroon ka ng infrastructure, para magkaroon ka ng system, para ma-apply mo yan for the legalities. Diba? Hindi ka siya ang 200,000. So, anong gagawin mo? Diba? O, di hanap ka ngayon ng company na stable na at pwede mo ngayong i-leverage yung kanilang resources. Pwede mo ngayong i-leverage, i-maximize yung kanilang infrastructure. So, instead of putting your own business, pwede kang pumartner sa mga existing ng business. So, ano yung mga existing ng meron ngayon? Meron na yung Shopee, meron na yung Lazada, meron na yung Shopify. Pwede kang mag-affiliate sa kanila. Diba? Pwede kang mag-affiliate sa kanila. Pero, pwede ka din pumartner sa isang networking company na proven na, na stable yung kumpanya. May legalities na, di ba? Meron ng sistema. Pwede mo nang i-leverage yung kanilang negosyong tinayo para hindi ka na mamumroblema pa kung anong negosyo ang itatayo mo. Number two, yung idea. May 200,000 ka nga, pero wala kang power idea. Diba? Hindi mo alam ngayon kung paano mo mapapalaki or mapapalago yung 200,000 na puhunan mo. Diba? O di ang gawin mo ngayon, i-leverage mo ngayon yung idea nung iba na proven na na kumikita at nag-work sa market kaysa mag-invento ka ng sarili mo na anong mangyayari? Ikaw din na magta-trial and error. Yung 200,000 mong puhunan, wala na. Diba? Naubos na sa pagta-trial and error mo. Diba? So, ano yung gagawin mo ngayon? I-maximize mo, i-leverage mo ngayon yung idea na meron na sa market. So, ano yung mga nag-work ngayon? Diba? Usong-usong ngayon yung mga dropshipping, usong-usong ngayon yung mga affiliate marketing, e-commerce, diba? Usong-uso yan ngayon. Next. May 200,000 ka nga, pero paano mo mapapalaki yung negosyo mo kung limitado yung contact mo? Eh, ang problema pa natin dito, di ba? Mahiyain tayo. Ayaw natin ng nangungulit. Ayaw natin ng nag-aalok-alok. Ayaw natin na nagbibenta-benta. Di ba? O di kung may 5,000 ka na kaibigan, tas nahiya ka sa 3,000 na yun, may 2,000 ka na lang na ka-close mo talaga na pwede mong masharean ng business mo or maalok ng negosyo na inumpisahan mo. No, anong gagawin mo ngayon? So, pwede mo ngayong i-leverage and i-maximize ngayon yung contact na meron na yung ibang company, yung ibang tao. Diba? Pwede mong gawin ngayon yun. So, paano yun doon? Maximize mo yung social media, i-maximize mo yung mga, yung marketplace. And, of course, may 200,000 ka nga, pero hindi ka expert sa pagnenegosyo. Diba? Hindi ka naman business graduate. Wala kang experience sa pagnenegosyo. So, nakakatakot naman at nakakalungkot naman na yung 200,000 mo matatapon lang at mawawala lang, masasayang lang because wala kang mentor na magtuturo sa'yo, mag-guide sa'yo kung paano ka magsisimula at paano ka magiging successful. So, anong gagawin mo? Look for a mentor. Humanap ka ng mentor, humanap ka ng community, i-leverage mo ngayon, i-maximize mo ngayon yung experience nila, lalo na yung may mga resulta na. I-leverage mo yun. Expert na sila dun eh. Diba? Para maiwasan mo na yung pagbagsak mo. Maiwasan mo na masayang yung 200,000 mo. Diba? So leverage on other people's expertise. Matuto ka sa kanila at magpaturo ka sa kanila. Ngayon, are you learning? Inspired ba kayo? Nag-learn ba kayo? Pa-type nga if learning, learning. Sige nga, pa-type nga kung learning pa. Gusto niyo ba 'yon na makapag-put up kayo ng negosyo pero ang minamaximize ninyo ay yung resources, yung idea, yung contact, at yung expertise na ng mga tao. Sabi nga dati ni Sir Van, diba? Sabi niya, only rise. Diba? Maximize mo yan. Walang limit. Diba?
Only rice, mas maganda yun. No? Learning, learning, learning. Ngayon, may good news ako sa'yo. Diba? Kasi, diba, karamihan sa atin, oo, may 20,000 ako, oo, may 50,000 ako, oo, may 100, may 200,000 ako. Kaya lang kasi, wala naman akong maisip na resources, wala naman akong idea, contact, and expertise. Ngayon, tutulungan na kita para hindi ka na mahirapang maghanap ng mga to. So let me introduce to you yung company and yung money making system na meron ng na ginagawa namin ngayon kung paano na multiple yung income ng mga kasamahan namin dito. Hindi ko pa sinama yung sarili ko, no? Yung ano namin, na multiple yung income namin dito. Alam nyo ba, no? Share ko lang gano, I'm a full-time mom. No, full-time mom din ako. And dati din akong employed. Empleyado din ako for 10 years. Pero yung 10 years ko na yon, ang dami ko din sinubukan ng mga traditional business. And yet, kahit na anong busy ko, kahit na anong pagod ko, 'di ba? Hindi pa rin ako kumikita ng maganda, 'di ba? Hindi pa rin sumasapat yung kinikita ko kasi magastos ako. Isa sa hilig ko yung magbibili. Pagpupunta nga ako ng mall, kahit wala akong naisip na bilhin, naghahanap talaga ako ng mabibili ko. Ganun ako. Diba? Ganun ako. Kaya, syempre, kailangan ko dahil ganun ako, kailangan ko makahanap ng source of income na kayang i-provide yung mga yon. And good thing, no, na habang ako nakatambay sa bahay, nagagawa kong magkaroon ng income doing this business na i-share ko sa iyo. And hindi lang ako. Meron tayo dito, marami tayo dito mga empleyado. Meron tayong ito, bagong-bago. Diba? OFW siya dati. Pero, nagawa niyang kumita ng 300,000 ng isang gabi lang. Diba? Kakajoy lang niya nung 16, pero kumita na siya agad ng 300,000. O, gusto niyo ba yun? Meron tayo dito, engineer. Diba? Alam naman natin na mataas ang sahod ng mga engineer. Kaso mas mataas yung pangarap niya. Diba? Mas mataas yung pangarap niya at mas mataas yung pangangailangan niya. Pero ang good news, kumikita siya ng 50,000 weekly. Gusto nyo ba yun? Eh, more than na nga yata ang kinikita niya ngayon. Diba? O, gusto ko yun. Siyempre, ngayon, share ko ngayon sa'yo kung ano yun. Yan. So, ang ginagawa namin, pumartner kami sa isang kumpanya na merong money-making system. Itong money-making system na to, dito namin nagagawa yung no work with pay. No work with pay. Pero syempre, no, nag-umpisa din naman kami na, kasi pag sinabi natin leverage income, no, magtatrabaho ka sa umpisa. Pero yung pinagtrabuhan mo pa ulit-ulit na magbibigay at mag-generate sa'yo ng income. Yun yung leverage income. Kaya dadating ka sa point na no work, no pay ka na. So, paano yun? Ano yung money making system na to? Ito yun. We part, diba kanina sabi ko, humanap ka ng resources na stable na. So, ano yun? Ito yun. Yung IM Worldwide. Ito lang naman yung company na magpa 5 years pa lang siya, no? Kasi anniversary niya this October, and magpa 5 years pa lang po siya, pero ang ranking niya sa ganitong industry ay top 1 hanggang top 3 lang. Hindi siya bumababa doon. Ibig sabihin, one of the best siya. Ibig sabihin, maganda at stable talaga yung company na pinartneran namin. And ito pa, pag-usapan natin yung prosperity program niya. Yung money making generating system niya na makapagbibigay sa iyo ng leverage income. Paano 'yun? Dito kasi may produkto ka na makukuha. 'Yun yung Amazing Barley. Yung Amazing Barley na product namin, meron siyang 68 micronutrients, no? So sa isang sachet pa lang, complete na yung nutrition na makukuha ng katawan mo. And kaya nitong iwasan, no? Kaya nitong palakasin ang katawan mo. Suplayan ng nutrients ang katawan mo para maiwas ang labanan ang napakaraming sakit. Like cancer, diabetes, PCOS, mga yan, high blood, ba? Stroke, yung mga yan. Ngayon, dahil marami siyang naiiwasang sakit, ang good news ko sa'yo, ang dami mong market.
ang daming nangangailangan ng produkto mo. And aside doon, meron din tayong mga brand ambassadors. Like sino? Si Maritoni Fernandez, may personal testimony siya dito. Si Lais, si Maritoni Fernandez, si yung nasa Squid Game, yung mga 'yan. Si John Lloyd Cruz, 'di ba? So syempre, dahil mga kilalang tao to, yung brand awareness, hindi mo na problema kasi kilala na yung brand because nakikita na lang ginagamit ng mga celebrity na to. So ngayon, kapag nakabenta ka ng wholesale package, ang good news ko sa'yo, meron kang wholesale package commission. Ngayon, kapag nabenta mo ay silver package, meron kang 1,500. Pag ang nabenta mo ay gold package, 3,500. Pag ang nabenta mo ay jade, 20,000, yung wholesale commission na mo. Again, nagbenta ka lang ng wholesale, kumita ka ng ganito kalaking commission. Ngayon, yung package na yun pa, nagmamatch yun. Meron kang team A and team B. Ngayon, pag nagmatch yun, magkakaroon ka ng sales match bonus. So for example, ikaw to, ka. Ngayon, dahil bago ka pa lang, wala ka pa namang napasok, pero yung mga naka-invite sa'yo, eh tuloy-tuloy na nag-work, nakapagpasok siya ngayon ng silver. So wala siyang ibang paglalagyan, kundi dun sa dulo niya. Ito yung nasa dulo niya. So sa'yo siya, maududugtong. So let's see, napasok niya dito, 500. May silver. Napasok niya dito, silver. So meron kang 500 points na natanggap. Ngayon, dahil pinag-aralan mo na yung negosyo, nakapagpasok ka ngayon ng gold. Nangyagay mo naman siya ngayon dito sa kabilang side mo. So, may 500 points ka sa team B, may 1,500 points ka sa team B, nag-match yun, meron kang 1,000. So, tuloy-tuloy yun. May pumasok ulit sa'yo sa team A mo at sa team B. Nag-match ulit yan, another 1,000. May pumasok na naman ulit sa ilalim mo na jade naman. So, may 5,000, 5,000, meron kang 10,000. So dahil tuloy-tuloy na yung organization mo ay lumalaki, tuloy-tuloy na nalalagyan yung ilalim mong effort mo or kahit na benta na nung naka-invite sa'yo at benta na nung mga na-invite mo or nabentahan mo, tuloy-tuloy na may papasok sa ilalim mo kaya tuloy-tuloy na magkakaroon ka ng sales match commission. Ang good news ko sa'yo, dahil one account policy lang tayo, automatic ang spillover. Anong ibig sabihin ng spillover? Automatic na malalagyan ka sa ilalim ng mga nasa taas mo. Diba? Kasi wala naman silang ibang paglalagyan. Wala naman silang sungay na pwede nilang pagdugtungan. No? So, dun lang sa ilalim ng right nila or sa dugtong ng left and right nila. So total points mo sa left is 6,000, total points mo sa P ay 7,000, kumita ka ng 12,000 sa sales match pa lang. Diba? May natirang 1,000 points, that's your waiting points, na kapag may pumasok ulit dito, ay magmamatch ulit yan, kikitain mo ulit yan. Diba? Kikitain mo ulit yung 1,000 points. This is an example of leverage income. Diba? Nag-effort ka sa umpisa na mag-build ng team. Nag-effort ka sa umpisa na maglagay ng tao. Ngayon, pag kung tao na to, natukuhan mo na at na-inspire mo na, na-duplicate ka na nila, tuloy-tuloy-tuloy silang magpapasok. Kaya ikaw, kahit na nakabakasyon ka, kahit na natutulog ka, hanggat may gumagalaw dun sa ilalim mo, diba? Para kang silusutan. May pumapasok na income sa'yo, nale-leverage mo ngayon yung time and effort ng mga taong tinulungan mo ding kumita. That's leverage income. Next, check match commission. Paano naman to? Dito, entitled ka na magkaroon ng commission sa kinita ng taong tinulungan mo. Like for example, dun sa team A mo, may kumita ng 100,000. Dahil jade ka, entitled ka sa 10% commission. So 100,000 ang kinita niya, 10% sa'yo, meron kang 10,000. Sa team B mo, ganun din. Meron siyang kinitang 100,000 dahil jade ka, may 10% ka, may kinita ka ulit na 10,000. E paano kung lahat ng to kumita ng 50,000, may kumita ng 20,000, may kumita ng 1 million, may 10% ka dun. Leverage income? Diba? Passive income? Yes or no? Diba? Yun yung masaya. Nag-effort ka sa umpisa,
Pero kapag na-build mo na yung team mo at kumikita na din sila, yung mga taong tinulungan mo, tuloy-tuloy-tuloy na lang din na may pumapasok na income sa'yo. Kahit nga matanda ka na eh, basta active yung organization mo. Kaya yung kanina, yung sabi niya, gusto niyang mag-retire ng early, this is the answer. So mo mag-retire ng maaga, you build your team now. Diba, subukan mo na to. Kasi dadating ang panahon, baka after 5 years, pwede ka nang mag-retire. Next, meto ang maganda sa I am worldwide. Kaya dito, namumultiply talaga yung income at mabilis maka-achieve ng 6-digit income. Bakit? Dahil sa mga bonuses na binibigay ng company. Kung ngayon, ang natatanggap mo lang December bonus, pinsan wala pa. Ako na naranasan ko yun. Meron kaming month na hindi kami binigyan ng bonus, 'di ba? Pero dito wala sa kumpanya ang desisyon kung may bonus ka o hindi. Ang desisyon dito kung may bonus ka ay nasa sipag mo at nasa dedication mo. So ngayon, dahil nagsipag ka, nakabenta ka ng 5 silver package, meron kang 15,000 bonus. Eh bukod dun sa 15,000 bonus, kumita ka na sa wholesale commission. 5 yan, o di meron kang 7,500. Kumita ka pa sa partnership bonus, so meron kang 2,000. Kumita ka ng 9,500. Hindi na masama yun. Kumita ka ng 9,500. Ang maganda pa dito, nireward ka pa ng company. Binigyan ka niya ng 15,000 bonus, so meron ka ngayong 24,500. Ang maganda dito, ulit-ulitin mo yan. Sabi ko nga sa'yo kanina, diba, ang bonus mo nakadepende sa, hindi nakadepende sa company. Nakadepende sa'yo. Kung ilan ang gusto mong bonus, so di ulit-ulitin mo kasi wala naman tong limit at wala tong time frame. Ang maganda dito, kapag ka higher package ka, you start with the higher package mo. Let's say gold, platinum, and jade package holder ka, yun yung napili mong package. Meron kang just for you bonus, pero meron ka ding give me 5 bonus. So dalawa yung bonus mo, meron ka ng give me 5 bonus, meron ka pang just for you bonus. Ang silver, walang just for you bonus. So, paano naman to? Apat-apat lang. Kada apat mo, makakatanggap ka ng bonus. Sa gold, meron kang 40,000. Sa platinum, meron kang 100,000. Sa jade, meron kang 200,000. Kaya nga, meron dito talaga na, alam mo yon, yung apat lang, pero 6-digit na yung kinita. Apat lang na wholesale package yung nabenta nila, pero kumita na sila ng 6-digit. Meron nga nag 1 million na kaagad. Ang mentor natin, no? Mentor natin in 8 days, na-reach niya lang naman, na-hit niya yung first million niya. Paano niya nagagawa yun? Kasi ito, oh. Ito, diba? Kada apat na mabibenta mo, may 200,000 ka. Eh bukod sa 200,000, may kinita ka pa dun sa sales commission, may kinita ka pa sa wholesale commission, ganyan-ganyan. So meron kang 300,000 sa kada apat. Mahirap bang i-hit yung million? Diba? Kaya yung mentor natin dito, yung top mentor natin, in 8 days, na-hit niya yung million. So, gusto mo ba yun? Diba? Gusto mo ba yun? Ayan. So, meron ba talaga nakaka-hit niyan? Yes, eto. Hindi ko nang na-update to na, hindi ko nalagay yung mga latest, no? Yung mga updated Real na city. Ano. Eh, sandali po. Real may... City? Or CPU? Meron po. Meron ako kasabay. Ayan. Sige, yan. So, yun po. Meron talaga, no? Ito nga, oh, tingnan nyo. Dati siyang tindero. Diba? Ang isang tindero ba, magkakaroon siya ng leverage income? Diba? Pero nag-decide siya na yung meron siyang konting puhunan, i-decide niya, ni-risk niya na ilaban dito. O ngayon, diba? Nakaka-hit siya ng bonus. Meron siyang 49,000. O mga to, former housewife, diba? Dating OFW, dating sales associate, manager sa banko, cashier, diba? Pero dahil naniwala sila na kapag yung maliit na meron sila ngayon, ipinuhunan nila at tinilaan nila dito, kayang ibalik yun ng multiple. Kayang ibalik yun ng paulit-ulit. Ayan, napatunayan nila. Ayan. So ngayon, ang good news ko sa iyo, no, di lang gusto mo nga, pero ang problema mo, wala kang expertise. So ano yung sabi natin kanina dun sa RISE formula?
Umanap ka ng taong merong contact. Umanap ka ng taong merong expertise. Diba? So, umanap ka ng community and mentor. Ang good news ko sa'yo, no, pwede ka and welcome ka dito sa aming community. Diba? Meron tayong mga mentor na willing na magturo sa'yo, mag-guide sa'yo, mag-coach sa'yo kung paano ka makakapagsimula dito sa Million Builder Empire, no? Dito sa community natin, ikaw ang magsasawa sa mga training. Ikaw ang mapapagod sa mga training, sa dami ng mga training, 'di ba? Tapos meron pang one-on-one coaching, 'di ba? So, if you will decide talaga dito, hindi ka naman papapayaan. I-guide ka, tuturuan ka. And ang good news ko sa iyo, no, in place na ang Million Builder system. 'Di ba? Andiyan na 'yan. Gagamitin mo na lang, ready to use na. Na hindi mo na kailangan pang mag-trial and error. Hindi mo na kailangan mag-enroll pa sa mga ibang courses sa labas para lang matutunan mo kung paano ka makapag-put up ng business na mayroong leverage income. And malaking may tutulong ito sa'yo para ma-hit mo agad yung desired income mo. And matatanggal din ito yung lahat ng mga pinoproblema mong pisika, mahiyain ka, wala kang kakilala, diba? Wala kang skills, hindi ka techie. No, kami din po, no, lahat ng 'yan pinagdaanan din namin. 'Di ba? Lahat ng 'yan naging problema din namin. Pero ang good news ko sa iyo, no, malalampasan mo 'yan. 'Di ba? I-apply mo lang yung system na meron yung community natin. And if you decide to join, no, meron po tayong mga ongoing masterclasses. 'Di ba? So if you decide to start, may masterclasses kang pagdadaanan from your day 1 hanggang day 5. Diba? Merong tututok sa'yo, may mag-guide sa'yo hanggang sa ma-hit mo yung desired result. Pero, kailangan mo din syempre mag-take action. So, paano? First, you need to get the system. Diba? Mag-decide ka ngayon. Kung gusto mo to, you decide and you leverage the system. Andyan na o, diba? Meron ng resources, meron ng idea, meron ng contact, merong mga taong may expertise, 'di ba? I-leverage mo na 'yon. 'Di ba? And you need to take action. So dito, syempre, isa sa makulit ang mentor natin, 'no. Yung pinakang top mentor natin dito, isang makulit siya sa pag-remind to take action. 'Di ba? Kasi totoo naman, 'di ba? You need to take action. Kasi ako kahit ako dito, ano ko dito, ang tawag dito. Na napapalo ako dito. Pag sinasabing take action, no, napapalo ako dito, 'di ba? Pero again, no, pag hindi ka nagte-take action, eh hindi mo rin ma-achieve yung result na meron yung mga kasama mo, 'di ba? Ganun lang 'yun. So ikaw din, gusto mo ng leverage income, but hindi ka nagte-take action, 'di ba? Wala din. So you need to decide and you need to take action. And so, paano ka ngayon makakasali? So, ito na. Decision na. So, yan na. Decide ka na. Anong gusto mo? Saan mo gustong mag-umpisa? Diba? Gusto mo ba yung silver package? 16,800 ang ilalabas mo dito. Pero, meron kang makukuhang 17,000 worth of products na pwede mong inumin, diba? Para matry mo. And, pwede mo ding ipangbenta yung iba. And, meron ka dito ang give me 5 bonus, yun yung binanggit ko kanina, 'di ba? Saan ka naman nakakita, no? Naglabas ka lang ng 16,800. Pero may programa na pwedeng bumalik sa iyo 'yon ng paulit-ulit, 'di ba? Pwede kang kumita ng 15,000 pesos ng paulit-ulit. 16,800 lang ang nilabas mo. Malaki ba? Tingin nga, malaki ba yung 16,800? Yes or no? Nalalakihan yata sila. Walang nagta-type. Malaki ba ang 16,800 kung paulit-ulit ka magkakaroon ng 15,000 bonus? No. Diba? One time ka lang maglalabas ng 16,800. Pero yung chance mo to earn 15,000 bonus ng paulit-ulit, wala yun. Wala yung one time na 16,800. Kung ang kapalit, 15,000 bonus ng paulit-ulit. Plus, may 5% commission ka pa. Kung sabihin mong nahirapan akong magbenta ng sale package, hindi ko kaya, ganyan-ganyan. Eh, magaling yung nakuha mo.
O, di may 5% commission ka sa bawat income niya. Again, naglabas ka lang ng 16,800. Pero, sumasahod ka ng income ng iba. Sarap, no? Diba? Ang ganda, naman. Ang saya. O, eto pa, may travel incentive ka pa, may car incentive ka pa, may house and lot incentive ka pa. Diba? At dito, ang incentive dito, fully paid po na binibigay. Fully paid mong makukuha. So, yung kinita mo, yung inipon mo, hindi mo kailangang i-spend para magkaroon ka ng car, para magkaroon ka ng house and lot. Team effort to na ibibigay sa'yo yung incentive na to. 16,800 lang ang nilabas mo, pero pwede kang magkabahay, pwede kang magkakotse, pwede kang makapag-travel. Huwag mo nang ipitin yan, 16,800 na yan. Huwag na! Diba? Eto mas maganda. Pag nag-gold ka, may 44,800 ka, 45,000 worth of products, meron kang Give Me 5 bonus, that's unlimited 15,000. Meron kang Gold For You bonus, meron kang 40,000 bonus na unlimited, ah, 40,000. And may 8% commission ka from your organization sales match. Again, meron ka ding travel, car, and house and lot incentive. Pag Jade naman ang kinuha mo, 198,800, meron ka ng 200,000 worth of products, meron ka ng 200,000 worth of products from Jade voucher, no? So sa products pa lang may 400,000 nang bumalik sa iyo. Meron ka pang 15,000 unlimited bonus, 40,000 unlimited bonus dahil sa gold just for you. Meron kang 200,000 unlimited bonus. And 10% commission from your organization sales match. May travel, car, and house and lot incentive ka pa. Again, 'di ba kanina tinatanong ko kayo? Kung meron kang 198,800, ano kaya yung pwede mong simulan ngayon na pwedeng magbigay sa'yo ng unlimited 15,000, unlimited 40,000, and unlimited 200,000? Nang ano ha, short period of time, pwede mo itong ma-hit. Kasi meron nga nakahit sa atin, sabi ko nga kanina, di ba, merong mga nakakahit sa atin ng ilang days pa lang nakita nila yung 200,000. Sayang, next time. Next time lalagay ko yung mga poster sa yun. Diba? Dapat kasama na ako. Joke. Ayan. So, ayan, diba? So, pili ka na dito. Pag-isipan mong mabuti. Diba? Ano yung kaya mo at willing kang ilabas ngayon? Diba? To start your business. Kasi, kailangan mong mauna. Bakit? Diba? Sabi ko kanina, ano tayo? Automatic spillover tayo, diba? Kasi one of one policy lang tayo. So, kung nauna ka, ang tendency, yung mga susunod na makakausap natin, yung susunod na mga mapipresenta namin, sasaluhin mo na yun. So, aakyat ang points nila sa'yo na mag-iintay na lang ng kaparehas. Diba? Anong gusto mo? Sumasalo ka na? O nag-iisip ka pa rin? Sige nga. Anong package ang nagustuhan nyo dito? Jade po. Ayan. O, Jade. Very aggressive, no? Jade. Pasend po ng details. Ito, no? Nakakatuwa naman yung kanyang pagiging aggressive. Sige po. Isisend ko po sa'yo yung form na i-fill out po ninyo at yung bank details or GCash number kung saan po kayo magbabayad para makapag start na kayo kaagad. Ayan. Jade. So, madami pong mga Jade dito, no? Ngayon, let's see, paano naman po kami? Kasi nga, di ba, isa sa struggle nating mga empleyado, wala tayong naiipon. Di ba? Realidad yun, wala po kong panlabas ngayon. Ang good news ko sa'yo, dahil nag-stay ka, tutulungan ka namin na makapag-umpisa kaagad for only 5,990. Para magamit mo na kaagad yung Million Builder System. Para matutunan mo na kaagad kung paano ka magkakaroon ng leverage income. You can start for only 5,990. Pero kailangan mo pa rin bilisang mag-decide. Diba? Hindi pa rin pwede dito yung ano, pag-isipan ko pa, tatanungin ko pa yung asawa ko, tatanungin ko pa si ganito, diba? Check po muna, ganyan. Kasi, limited time offer to. Hanggang bukas lang po to ng tanghali.
So, yung mga nandito na gusto na, kausapin nyo po at lapitan po ninyo yung mga nagpapasok sa inyo dito, yung mga nag-invite sa inyo dito, para mapag-usapan po ninyo kung paano kayo makakapag-umpisa kaagad. Again, this is limited time offer. Okay? So, thank you. And meron bang may tanong? Meron po bang may tanong? Nung last week may nagtanong eh, pwede po bang credit card? Opo, pwede pong credit card. Pwede pong GCash, pwede pong bank transfer. So meron din bang nagtatanong sa inyo, paano po pag kunyari nakapagbayad po ako ngayon, ano po yung next step? Ang next step po, i-add ka po namin sa aming group chat at maa-access po ninyo yung mga training po namin. Access na po ninyo, makapag-start na po kayo. Magkakaroon po kayo ng onboarding. Diba? Meron po kayong onboarding muna. I-orient muna kayo para hindi naman kayo mabigla. Pagkatapos po nun, meron na po kayong mga susundang mga classes and training para makapag-start ka smoothly. Ayan. Meron pa po bang may tanong? Remittance po. Opo, pwede po ang remittance. Pwede po dito ang Palawan, mga ganyan, Cebuan. So, tanungin nyo lang din po kung kanino nyo ipapadala dun sa nag-invite sa inyo. Okay. Mahirap po ba yung mga training? Hindi po. Easy to follow. Ayan, merong mga recorded, meron ding mga live. And meron din, pwede ka ding magpa one-on-one kung nahihirapan ka talaga. Kasi meron tayong mga members area na ready mo nang ma-access. Diba? Kung busy ka sa trabaho mo, kung ano yung convenient time sa'yo, pwede mong i-access yung mga recorded training natin. Tapos, pagka nalito ka, kunyari, naguluhan ko, tap mo lang yung mentor mo para mapag-usapan yung, nalilito ko dito sa ano eh, sa part na to, hindi ko to ma-implement. Paano ba to? Diba? Ayan. Madali lang po siyang masundan. Kahit meron nga tayo dito mga senior citizen na, diba? Pero nagagawa nilang kumita. Meron tayo dito na mga OFW, iba yung oras nila, pero nagagawa nilang makapagbenta dito sa Pilipinas. Diba? Kayang-kaya nyo po yung gawin. Okay, so kung wala na pong tanong, mag-stop share na po ako. Ayan. Ayan. So, yun po. Yun lang, you need to, again, you need to decide. Diba? Leverage mo na yung system and take action. So lang yun, tatlong simpleng step lang. So I hope na meron po kayong napulot, but na, I hope na na-inspire po kayo dito sa ating webinar. And I hope to see you again po next week. And I hope to see you inside sa aming team. Yan po. Marami pa po kayong matututunan din sa ibang mga mentor, no? Especially yung mga top mentors po. Okay, so mag-open na po tayo ng camera and mag-picture taking po tayo before po natin i-end yung ating Zoom. Ayan. Sige, smile po tayo. 1, 2, 3, smile. Next page po. Okay. 1, 2, 3, smile. Ay, wait lang. Ayaw. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan. Okay, so thank you so much po. Lalo-lalo na sa mga matibay na 37,000 attendees natin for tonight. So thank you so much. And again, I am Ramaline and I am worldwide. Thank you, Mance.